Hello at welcome na naman sa isang episode ng Investing Philippines. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa the best investment. So marami akong nare-receive na tanong na kung ano daw ba yung the best investment. Kadalasan yan magbibigay sila ng mga list ng mga pwedeng pagpilian tapos gusto nilang papiliin ako kung ano ba yung the best investment. So, para masagot ko yung tanong na ito ng isang beses na lang para hindi na tayo paulit-ulit, so ginawan ko siya ng video. So, ano ba yung the best investment? Para masagot yung tanong na yan, kailangan muna natin sagutin yung isa pang mas importanteng tanong. Anong klaseng tao ba tayo when it comes to investing? So, tayo ba yung tao na mahilig mag-research or willing na mag-invest ng time para mahanap yung company na possible na magbigay sa atin ng mas magandang return ng ating investment? So, kung tayo yung hindi willing mag-invest ng time and effort para mag-research, so pumapasok tayo dun sa tinatawag ni Warren Buffett na know-nothing investor. Ang mga know-nothing investor ay yung mga tao na normal na tao, may sariling trabaho or merong ibang bagay na fino-focus yung time nila, kaya hindi sila magfo-focus or willing mag-focus sa pag-invest. So sila yung know-nothing investor. And ang the best na investment para sa isang know-nothing investor ay index fund. Bakit index fund? Napatunayan na ito ni Warren Buffett. Ginawa na niya ng proof. Nakipag-bet siya ng $1 million bet. Nakita niyo naman yon sa mga previous video na ginawa natin. Kung hindi ka pa rin naniniwala doon, hindi, ewan ko na lang, 1930s pa nang naimbento yung index investing ni Ben Graham. And doon pa lang, tama na siya. And nag-ano yan? Through the test of time, napatunayan na 90% ng mga investors, hindi nila kayang i-beat ang index. Siguro may mga nagtatanong sa inyo, bakit Eka yung sinasabi ng mga fund manager, ito yung magandang bilhin? Or merong mga seminars na magtuturo sa iyo kung paano mag-trade? Mga seminars na magtuturo sa'yo para mag-invest. And merong mga membership na magtuturo sa'yo kung anong stocks ang magandang bilhin. Ngayon, pwede mong attendan yung mga yan kung gusto mo. Pero, kasama sila sa statistics. Kasama sila sa 90% na hindi kayang i-beat ang index. So, ganun kahirap mabit ang index. And besides, wala kang alam sa pag-invest, di ba? And hindi ka willing na magbigay ng effort, mag-spend ng time sa pag-invest, di ba? So, ang the best investment para sa'yo na isang know-nothing investor ay index fund. Kahit sabihin pa ng mga tao na, ito, maganda itong seminar na ito kasi nabit niya yung index, di ba? So maganda yung seminar na ito kasi 14% per year. Ngayon, isipin mo 1930s to 2018 yung record, and si Warren Buffett 10 years niya pinatunayan na hirap ang mga tao, ang mga professional na investors na mabit ang index. So, kung meron man na tao na magsabi sa'yo na mag-attend ka ng seminar na ito kasi nabit niya yung index, kailangan mong isiping mabuti na
gaano katagal niya nabit yung index? 1 year o 10 years? Sabi ni Warren Buffett, para malaman mo kung ano talaga yung return ng iyong pera, ang return ng iyong investment, kung maganda ba yung strategy na ginagamit mo, kailangan mong bumilang ng 10 years. Kung through that 10 years na beat mo yung index, eh ituloy mo na. Okay? Ngayon, kung may nagsabi sa'yo na nabit niya yung index, for how long? Dahil walang nakakabit niyan. Or, may mga exception. Dahil 90% hindi kayang ibit ang index. Kasama na doon yung mga nagbibigay ng seminars, stock signals, trading seminars, financial advisors. Okay. So, gaano ba ka-effective yung pag-invest sa index para makapag-generate ng wealth para sa isang tao? Meron ako mga kakilala na isa lang ang hawak na investment. Ito yung index. And nag-retire sila gamit yun. Yun lang talaga yung investment nila at saka bahay na tinitira nila. And nakapag-retire sila dahil doon. Yun ay dahil ayaw nilang mag-spend ng time sa pagre-research. So, gusto nila yung simplified na buhay. Nilagay nila sa index. And pinursue nila yung passions nila sa buhay. Which is, yung lalaki, passion niya is paggawa ng mga bahay. Yung babae ay mga paggawa ng handicrafts and nagta-travel sila all around the world. Nagawa nila yon in age 35. So, early retirement, index investing, sila ay yung mga know-nothing investor na nakinig sa payo ni Warren Buffett or ni Ben Graham kung mas nauna mo siyang nakilala kaysa kay Warren Buffett. Ngayon, ba't hindi ganun kasikat or hindi ganun pinopromote yung ganitong strategy sa Pilipinas? Yun ay dahil sa incentives. Lagi ko yan sinasabi. Incentives, incentives. Nansan yung incentives ng tao kung bakit nila nire-recommend or pinopromote ang isang bagay. Yung mga membership, yung nagsasabi na maganda to, maganda yan, kumukomisyon yan. May mga referral yan. So, mahirap malaman kung ano yung totoo. Yung mga free seminars, brokers yan. Gusto nilang mag open kayo ng account sa kanila. So, nakikita nyo, hindi nyo naman na kailangan i-experience yan eh para malaman na totoo yung sinasabi ko. Binibigay ko na sa inyo yung shortcut para hindi na kayo mag-waste ng time and money. Ilagay nyo na lang sa index, i-realize na kayo ay isang know-nothing investor, i-accept nyo yung fact na kayo ay know-nothing investor and kahit kailan, ayaw nyong magbigay ng portion ng inyong time para matuto mag-invest. Ilagay nyo na lang yung pera sa index. Lagyan nyo every time na meron kayong pera and antayin yung lumago to the point na kaya na kayong buhayin ng index nyo or nung ininvest nyo sa index. Darating yung time na yan, maging patient lang kayo. So, yun ang the best investment para sa know-nothing investor. Mag-invest kayo sa index kung kayo yung tao na hindi mahilig or ayaw magbigay ng ganun kalaking portion ng kanilang time sa pag-invest.
lagay nyo na lang yung pera nyo sa index and kalimutan nyo na yung pag-invest. Dagdagan nyo na lang kung kailangan and mag-focus na lang kayo sa mga bagay na gusto nyo. Ngayon, para naman dun sa mga tao na willing mag-spend ng time, dapat ma-realize nyo yung challenge and kung gaano kalaki yung dapat nyong lampasan. Dahil mahirap nga i-beat yung index, no? Meron kayong malaking problema na kailangan lampasan or challenge na kailangan lampasan dahil majority ng tao hindi kaya i-beat ang index. So, pwede kayong mag-try, pero tandaan nyo na kailangan nyong mag-aral ng mabuti. Kailangan nyong magbasa ng maraming libro. Kailangan nyong matuto. And kung lahat ng seminars na nagtuturo sa inyo kung paano mag-invest, eh kayang i-beat ang index. Sa halaga ng seminar fee na yan, lahat tayo mayaman. Pero hindi, di ba? So, yun lang yung take ko kung ano yung the best investment. So, kung may questions pa kayo, send nyo lang sa akin or leave nyo lang sa comment section below. Kung gusto nyo pang matuto kung paano mag-invest, please visit our website at howtoinvestforbeginners.com. So, this is Wayne and thanks for watching.